And you just focus on yourself. Pero yung iba sa inyo guys, parang anto, medyo stressful sa inyo sa future mga kapiksi. So parang nasa simula pa lang kayo ng journey nyo guys, and marami pa kayong pagdadaanan. Pero itong mga medyo masasakit yung maririnig nyo, mga kapiksi, no, kukutsain, makakarinig kayo ng pangungutsa ng ibang tao, pero this will make you a stronger person in the future mga kapiksi. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is anong ganap niya sa'yo. So ito yung ating timeless reading para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Taurus. So Taurus guys, kayo ay represent ng King of Keys. Sa ating spread, naka-reverse yung energy nyo mga kapiksi. General reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination guys ng positive and negative energy. Ito ay timeless guys, no? Ibig sabihin pag timeless, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo, pwede rin hindi. If in case hindi siya naka-resonate right now, pwede nyo siyang panoorin next time, next year, next month, kahit kailan mga kapiksi. And by those times, pwede na mag-resonate sa inyo yung message guys. So etong sa babang spread natin guys, ito yung past energy nyo. Sa present mga kapiksi, etong nasa gitna, and then eto namang sa taas, ito yung possible outcome nitong story na to mga kapiksi. So sa recent past nyo guys, mayroon ditong presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Nakikita natin dito guys yung ano, yung pagdadalawang isip nyo in your recent past. Parang nahirapan kayo magdesisyon. For some of you may be dealing with a fire sign and another earth sign, okay? Pero for some of you, I'm sensing that this is you. Parang may pagtatalo sa isip mo, sa damdamin mo mga kapiksi. This is something na gustong-gusto nyong gawin. But at the same time, parang limited din yung resources nyo. So for example, which is naging block, no? Parang isa siyang malaking block dun sa gusto nyong gawin. So let's say for example, gusto mo magnegosyo, okay? Nandun yung passion mo, gustong-gusto mo siyang gawin, pero pwedeng limited ka sa resources, like baka wala kang kapital pang negosyo, wala kang puhunan para masimulan yung gusto mo gawin. At the same time, pwedeng kapos, ikaw ay nagtatrabaho, naghahanap buhay, pwedeng limited yung oras mo, limited yung time mo, limited yung energy mo. Syempre, di ba minsan kapag ka nagtatrabaho tayo, kinakain ng trabaho natin yung energy natin, tapos wala nang natitira, no? Para gumawa pa tayo ng, para mag-asikaso pa ng business or mag-side hustle, ganyan, kasi masyado na tayo na-consume ng ating paghahanap buhay. Pero, yun nga, para nagkaroon ng pagtatalo sa iyong puso at isipan. Ito yung parang gustong-gusto mo siyang gawin pero hindi mo siya magawa-gawa mga kapiksi. Alright? And kahit nasabihin natin na ginagabayan kayo, parang parang malakas yung tawag eh, no? Meron ganun talaga guys, na parang ang lakas-lakas ng tawag sa'yo pero hindi mo magawa kasi nga marami kang mga what ifs, marami kang mga tanong, at saka limitado yung pagkilos mo. So, ganun yung nakita natin sa inyong recent past, mga kapiksi. Sa inyong present naman, guys, parang hindi kayo nakakakuha ng enough na support sa mga tao sa paligid nyo, okay? Parang naging malaya na nga kayo. Kumbaga, parang nakapag-desisyon, pwedeng nakapag-desisyon na kayo, pero naging malaya na kayo sa desisyon nyo, but you don't get enough support. So let's say for example, in your recent past, naisip mo lang na magnegosyo pero maraming blocks. Tapos napag-desisyonan mo, sige, kahit anong mangyari, itutuloy ko tong pagninegosyo ko na ito. Tapos eto na, nagbi-business ka na, nagninegosyo ka na, only to find out na walang tumutulong sa'yo, konti lang yung tumutulong sa'yo, konti lang yung sumusuporta sa'yo, and yung iba sa inyo, feeling nyo, nag-iisa kayo. Okay?
feeling nyo nag-iisa kayo dun sa journey nyo, parang medyo lost ito, mga kapiksi. That's why yung iba sa inyo is nakabaligtad yung energy, because you are lost, marami kayong tanong, mga kapiksi, and maraming struggles, no? Kumbaga parang nagsisimula pa lang. And okay lang naman yun, guys, kasi normal naman yun, no? Sa simula, kasi parang testing the waters pa, sinusubukan, titingnan kung magwo-work or hindi. And syempre, hanggang hindi kayo nakakita ng feasible na results, nandun yung time na may isip nyo na mag-give up na lang ako, sumuko na lang ako, hindi ko na ito itutuloy, babalik na ako sa pagtatrabaho or babalik ako sa dating gawe kasi this is not working for me. And yun nga, hindi kayo nakakuha ng support sa ibang tao, mga kapiksi. Okay? So, may mga ganong moments kayo, guys, sa inyong present situation. So, comment down below, guys, if story nyo ba to, if naka-resonate kayo dito sa story na to, mga kapiksi. Okay? And in the near future, guys, nakikita natin na maaaring maging biktima pa kayo ng politics. Yung iba sa inyo, guys, makaka-experience kayo ng bashing, no? Ihanda nyo na yung sarili nyo dito, mga kapiksi, no? Hindi naman lahat ng pambabash eh totoo. Pero kung hindi kayo sanay na mabash, nakakaiyak. Muunahan ko na kayo kasi nung nagsisimula tayo ng channel sa ating YouTube, syempre, ingot-ingot pa tayo noon. Way back 2019, no? Nung nag-start ako ng Pixie Tarot, Pinoy Pixie Tarot dito sa YouTube. So, 2019 yon. Tanda-tanda ko pa. Konti pa lang yung mga tarot channels before. Tarot channels na Tagalog, no? So parang hindi pa masyadong sanay yung mga audience, tapos marami tayong maraming nagko-comment na paninira, no, sa ating mga videos. Ngayon pa unti-unti na lang, pasulpot-sulpot na lang. Mas marami tayong love and support na natatanggap nowadays kumpara nung unang-una. And sa simula, ganun talaga, guys, lalo na kung hindi pa masyadong gamay, hindi pa masyadong sanay, expect natin yun, may mga criticisms na. Pero huwag tayong magpatalo dun, guys. Instead, gawin natin siyang parang feedback, no? Ano yung pwede ko pang gawin para mas maging better pa ako. So, yung mga negative comments na yun, mga bashing na yun before, ginamit natin yun para mas maging maayos yung pag-video natin, maging maayos yung mga contents natin. So, salamat din sa mga nambash. Pero, if ever na ganun kayo, guys, at hindi pa kayo sanay sa pangbabash ng ibang tao, medyo maghanda-handa kayo kasi talagang maririnig nyo yung mga hindi magagandang salita. Okay, so pati bayan na lang ng loob, mga kapiksi, no? And you just focus on yourself. Pero yung iba sa inyo, guys, parang medyo stressful sa inyo sa future, mga kapiksi. So parang nasa simula pa lang kayo ng journey nyo, guys, and marami pa kayong pagdadaanan. Pero itong mga medyo masasakit yung maririnig nyo, mga kapiksi, no, kukutsain, makakarinig kayo ng pangungutsa ng ibang tao, pero this will make you a stronger person in the future, mga kapiksi. Okay? So, don't take it to heart. Huwag nyo masyadong dibdiben. And sabi ko nga, gawin nyo na lang siya as parang learning curve, no, na i-take yung criticisms as feedback and para mas maging better version kayo ng sarili nyo. Not for them, but for you, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Taurus, if story nyo ba yan, if feeling nyo naka-resonate kay Chan. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, guys. Gamit itong deck na to. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo na lang tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte
sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course case kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga Kapixie, no, dahil Christmas season ngayon, mayroon tayong Christmas sale guys until December 31. Guys, ito na yung last sale natin, so mag-avail na kayo habang may sale tayo. Combo yan, no, may 10% discount na, meron pa kayong one free pampaswerte subliminal. So wag nyo na itong palampasin mga Kapixie. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto niyang i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career guys, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So ito guys, sobrang ganda ng mga message. Unang una ito, unahin ko na itong flexible guys ha. Kasi itong flexible, ibig sabihin nito, adaptability to change, adaptability sa inyong surroundings, kayang-kayang mag-adjust, okay? And in your case mga Kapixie, kailangan nyo ito, especially in the near future. Sabi ko nga sa inyo, maghanda-handa kayo dito. Kasi kung mahina-hina yung loob nyo mga Kapixie, maaari kayong umiyak dahil sa mga paninira no ng ibang tao sa inyo in the near future mga Kapixie. You cannot please everybody guys, pero just focus on yourself and kung ano yung pwede nyong i-improve. Ito yung ibig sabihin ng flexible mga Kapixie, kailangan kayang-kaya nyo mag-adjust sa mga pagbabago para mas madali kayo makasurvive. Kailangan ng acceptance, no? Madaling acceptance. Kasi kapag may resistance tayo, ibig sabihin, nire-resist natin yung mga naririnig natin, yung mga, kumbaga, mga pagbabago, nire-resist natin, ganyan. Sometimes, mas nakakasira yun sa atin. So, kailangan flexible tayo mga Kapixie, okay? And ito naman guys, this is the best time for you to take action if meron kayong mga gusto pang gawin no sa buhay nyo mga Kapixie. Heightened yung energy level nyo, kumbaga huwag kayong magpa-apekto din sa sinasabi nila. Take nyo yun as feedback, adjust, okay, and then take action. Okay, ganoon, parang move on na, action, yan. So, yeah, samantalayin nyo habang mainit-init pa yung inyong energy mga Kapixie para talagang may makita kayong magandang resulta. Siyempre guys, pinaka-importante yung pagkakaroon ng positibong mindset or positibong mental diet sa lahat ng bagay na ginagawa nyo. Okay? Alright, so comment down below Taurus if naka-resonate kayo sa mga messages nyo guys. Ito yung ano, yeah, so yun lang. Ito yung ating 2024 kapalaran mga Kapixie. Kung ninyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories mga Kapixie ng ating paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga Kapixie. Have a nice day. Bye-bye.